Ayan, magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Alas 8.35 dyan sa Pilipinas ngayon. Kamusta po ang lahat? So ngayon po, ang pag-uusapan po natin eh yung etong mainit-init na balita, ano? Putok nga naman sa media ngayong araw na ito ang balitang to. Yung pagkamay ni Sandro Marcos sa kritiko ni Bongbong Marcos at ng mga Marcos clan na si Rowena Guanzon. Ayan, no? So ngayon po dito sa ating channel, maririnig nyo po ang pinakapatas na paghihimay kung ano ba ang tunay na kulay ni Madam Rowena Guanzon, na kung makasigaw noon during the kampanya, eh magnanakaw yang si ang mga Marcos. Eh, yang si Bongbong Marcos ay bangag. Oh, talaga naman, ang number one na kritiko ni BBM ay itong si Rowena Guanzon. Eh, sabi nga natin, ano, nung medyo nagkakabilangan na at natatalo na sila yung taga-kabilang parlor. Oh, sabi ko, ang sisihin nyo, itong si Rowena Guanzon. Kasi naging masyadong madumi yung pamumulitika niya. Kaya lang, ngayon ito, boom! Paggising ko, ayan ang nakita ko. Sandro Marcos at Rowena Guanzon, magkakamay, ano? O Diyos ko po, sabi ko. Biglang nabuo sa isip ko. Mukhang si Rowena Guanzon nga, eh, Trojan horse, ano? Ng mga Marcos? Mukhang palabas ng mga Marcos? So, pero syempre, papantayin natin, papatasin natin yung pag-aanalisa doon sa mga sitwasyon. Umpisahan po natin yan. Yan po ay ang pagdalo ni Rowena Guanzon doon sa party list block ni Martin Romualdez. Syempre, magkikita yan. Ano? Eh, sino po ba si Martin Romualdez? Isang kamag-anak ni Bongbong Marcos. Oh. So ngayon po, ha? Yung picture na nakikita natin, si Sandro at si Rowena magkakamay. So sa akin po, ha? Sa tingin ko lang naman po, eh sabi nga ni Madam Rowena doon sa kanyang Facebook page na kailangan nating makipagtulungan sa kanila, ano? Kailangan nating makipagtulungan sa gobyerno ng Marcos Duterte para maipasa natin yung mga batas na dapat at kinakailangan ng Pilipinas. Eh sabi din naman niya, magsisilbi pa din akong numero unong kritiko ni Bongbong Marcos, ng presidente at ni Sara Duterte kapag ka may mga maling ginawa itong mga taong to, ano? Which is tama naman po, di ba? Hindi porket ikaw eh kalaban, kalaban ka na lagi. So kapag ka yung nandiyan na, tapos na ang eleksyon, so kailangan na po ng pagkakaisa. Ito yung sinusulong ni Bongbong Marcos eh, di ba? Kung watak-watak po ang ating mga mambabatas, problema sa Pilipinas yun. Yung mga gusto ng presidente at vice-presidente at yung ibang mga senador na maganda, pag watak-watak po yan, ako, asahan nyo po, ang batas natin, matutulog sa kangkungan. Yung mga pinaplano nilang mga proyekto, matutulog sa kangkungan. Eh, tamang-tama nga naman yung pagkomento ni Guanzon doon sa kanyang Facebook page. Kapag ka maganda ginagawa nitong administrasyon na to, susuporta ako. Kapag ka mali, kikriticize ko, di ba? Tayo ang mangungunang sisigaw na mali ang ginagawa nila, which is tama po. Ako din po, ganun din po tayo dito. Hindi porkit maka-unity mo ko, eh kapag kami nakita tayong mali na ginawa ng administrasyon, eh dun lang tayo, ano? Hindi natin i-cover yun. So ngayon po, i-cover po natin lahat yun. Pero ako'y naniniwala at umaasa na talagang maganda ang tatahakin ng Pilipinas sa Marcos Duterte, ano? Isa lang po ang isang napansin ko din, ha? Ito po. Yung damit ni Rowena Guanzon, ano? Tigre, di ba? So sabi ko, naku, mukhang Trojan horse talaga to, ha? Mukhang talagang pakawala ng mga Marcos to. And bigla, syempre, iisipin mo, ha? Analisahin mong maigi yan, eh. Hindi pwedeng naisip mo lang na bigla lang pumasok sa isip mo, eh ganun na agad. So inanalis ako po, sabi ko, sa politika talaga ganyan. Pagkatapos ng kampanya, bati-bati na,
mag-okay na lahat, di ba? Kagaya nga po ng sinabi niya, hindi natin naalisin dito sa balita na to, na kapag ka maganda ang pinapakita ng gobyerno na Duterte at Marcos, Marcos Duterte, eh nandun siya, nakasuporta. At pag pangit, pag mali, puro kalokohan, unang-una siyang magiging kritiko. So, ayan, no? Sandro Marcos at Rowena Guanzon. So, iusog natin, ha? Iusog natin. May isa pang picture yan. Ayan, oh. Mas ano, mas, ewan ko, pag ganun, eh. Sunod. O, oh, diba? Sunod, o, oh, yun. So, manatili pa naman din na talagang kulay rosas ang bukas ni Mama Rowena, ano? Nandun pa din sa side na yon. Kaya lang, totoo po yung sinabi niya. Kailangan nating makipagtulungan dito sa administrasyon ng Marcos Duterte para may patunguhan ang bansang Pilipinas. Tama po kayo dyan. Saludo po ako dyan sa sinabi niyong yan. Ha? So ngayon naman po, hindi yung puro dada tayo dito, puro ako lang ang nagsasalita dito. Kunin natin ang panig ni Rowena Guanzon, ha? Kunin natin yung panig kung ano ang masasabi niya doon sa pagkamain nilang dalawa ni Sandro. Oh, eto po. Opo, ma'am. Wait lang, ha? Medyo lalakasan natin konti. Ah, atras ko ng konti, ha? Oh. How do you feel about that? Opo, ma'am. Well, we are all well-educated people and we come from very good families. We should have the interest of the nation at heart above all. Ma'am, are you incoming congresswoman? Ayun, di ba? Kinamayan ko din siya. Ano ang sabi niya? Lahat tayo galing sa magagandang pamilya. We should have the interest of the country. Kumbaga, hindi yung galit ako sa kanya, galit ako, hindi pwedeng ganun kay Guanzon. Which is natutuwa ako, ha? Natutuwa ako kasi nakiki-unity siya. Nakikiisa siya sa magiging tahak nitong Pilipinas na to. Kaya burahin po natin sa isip natin na yan pong si Rowena Guanzon ay pakawala ng Marcos Duterte. Hindi po. Kritiko pa din po yan kapag kamali ang ginawa ng administrasyon. Susuporta po yan kapag ka ang ginawa eh magaganda ang nagagawa. Ano? So sabi nga niya, galing tayo sa magagandang pamilya, siyempre lahat eh, ni lahat niya eh. Ibig sabihin, sinasabi niya din doon na ang mga Marcos ay maayos at matinong pamilya din yan, di ba? So kung ano man siguro yung nasabi niya doon sa kampanya, eh siguro parte talaga yon nung ano, pangangampanya. Ano? Kaya lang, mali yung diskarte nila eh. Nandoon sila sa side ng negative campaigning. Kaya po yan ang nangyari doon sa kanilang partido. Doon kay Mama Lenlen. Ano? So, ayun po. Ang balita natin ngayon, ang aking pag-aanalisa dito sa sitwasyon na to, eh nasa gitna pa din si Guanzon. At mananatili pa din po doon sa kabilang parlor. Yun nga lang po, eh nakiki-unite siya doon sa ikauunlad ng bansa. At magiging kritiko siya kapag ka pumalpak ang administrasyong ito. Okay, maraming salamat po. Mamaya po, live tayo alas 10 ng umaga. Antabayanan nyo po, ha? Magandang umaga dito sa Cayman Islands. Magandang gabi dyan sa Pilipinas.